Libo-libong fans ni Dolphy ang matyagang pumila at naghintay sa The Heritage Park sa Taguig para masilayan sa huling pagkakataon ang kanilang idolo. Hindi man nila personal na kilala si Dolphy, para rin daw silang nawalan ng kaibigan at kabiruan. Live mula sa The Heritage Park sa Taguig, my report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, naniniwala raw ang mga tagahanga ng namayapang Comedy King na ikinatutuwa raw ni Dolphy ang kanilang pagpapakita ng suporta sa kanya at sa kanyang mga kaanak. Ito ay matapos pumila sa ilalim ng matinding sikat ng araw ang mga fans ni Dolphy para sa public viewing kanina. Eksaktong alas 3 ng hapon nang ipatigil ng pamilya Quizon ang public viewing sa labi ng namayapang hari ng komedya. Si Annie ang pinakahuli sa pila ng mga tagahanga ni Pidol. Sabi ko sa budget na lang ako pupunta. Ba't kayo nag-decide ngayon pumunta? Kasi baka sabi ko magbago pa yung schedule. Hindi raw personal nakakilala ng Comedy King si Annie. Pero kahit daw isang simpleng tagahanga lang siya, tila nawalan din siya ng mahal sa buhay. Bakit po kayo naiyak, ma? Kasi masaya lang. Masaya lang makikita siya kahit nakahiga na siya. Kasi noon ko pa talaga siya gustong makita nung buhay pa. Ayun, kung kailan patay, nasa kamangita. Mula alas 8 ng umaga, naging walang patid ang dating ng mga taga-suporta ng Comedy King. Chinagapan ng ilan na magbitbit ng memorabilia ni Dolphy, katulad ng lalaking ito na dala ang larawan ni Pidol na iginuhit daw niya. Malugod naman daw itong tinanggap ng pamilya Quizon. I made this since 1997. Tapos gusto ko talaga siyang makita nung araw pa, kaya lang walang oras. Kasi alam mo naman itong taon to, very busy, di ba? Hindi mo siya mahagilap. Nakahanap naman ng pagkakataon para magtinda ang ilan sa labas ng Heritage Park. Naging mabenta ang mga Dolphy t-shirts, pins at keychains kung saan nakaimprenta ang mukha ng Comedy King. Wala pang 10 minuto mula nang makapasok sa viewing area nang muli naming mamataan sa exit si Annie. Napawi na ang kanyang mga luha noon. Para siya nakatawa. parang masaya siya kasi dami sa kanyang dumalaw. Marami pala talagang nagmamahal sa kanya kasi sobrang daming taong dumalaw. Gaano kabilis yung pagdaan niyo sa harap ni Dolphy mismo? Saglit lang po. May ilang seconds? Siguro mga 2 seconds lang. Yung 2 seconds na yun, ma'am, sulit ba yung pinaghintay o kung naghintay man kayo? Sulit naman po. Ano po yung nabanggit niyo kay Dolphy nung kaharap niyo siya kanina? Sana maganda nga ang kanya sa pupuntahan niya ngayon. Sa ibang lugar na pupuntahan niya, masaya siya. Bagaman itinigil na muna ang public viewing, tuloy naman ang dating ng mga malalapit sa Comedy King. Ilan sa mga kilalang personalidad sa industriya ng pelikulang Pilipino ang nakiramay at nagsabing hindi na marahil matutumbasan pa ang narating ni Pidol. Nawala ng isang sandalan ang Filipino people. Sandalan sa mga panahon ng krisis, ng paghihirap. Kasi pag lumalabas si Dolphy, parang napapawi lahat yun eh. Yung sinasabi nila ang bakit hindi na-declare na national artist si Dolphy. Pero sa akin, hindi na kailangan yun eh. Kasi na-win niya over ang puso ng mga Filipino eh. Hindi siya hambog eh. Wala kang matidinig sa kanya na yung mga achievements niya, hindi niya pinagmamalaki. Sana tularan siya ng ating mga newcomers. May compadre, wherever you are now. Paalam. Bandang alas 6 ng gabi, namataan din sa Heritage Park ang anak ni Dolphy na si Van Dolph. Humingi siya ng paumanhin sa mga napagsarha ng pinto ngayong araw para sa public viewing. Pasensya ro sa mga hindi umabot sa viewing. Pero maraming salamat. Saan po umugot ang anak ko? Sa mga anak ko, sa asawa ko, sa mga kapatid ko. Siyempre sa kanya, lalo na, di ba? Meron ka pang ginagawa? How do you cope with what you're going through right now? Hindi lang ako masyadong tumatambay dito. Jessica, habang lumalalim ang gabi ay patuloy na nagdadatingan nga dito sa Heritage Park sa Taguig ang ilang mga personalidad. Namataan natin ngayong gabi si Tirso Cruz III, si Edo Manzano at maging si Eddie Garcia. Maging dito sa labas ng gate ng Heritage Park hanggang ngayon ay marami pa rin mga tika-suporta ni Dolphy. At ang ilan nga raw sa kanila ay baka dito na magpalipas ng gabi para sa public viewing bukas. Jessica? Okay. So, Cedric,
bukas, paalala uli natin, nabanggit na natin kanina, 8 a.m. up to 3 p.m. Ganun din sa araw ng Sabado. Tama, Jessica. 8 a.m. to 3 p.m. Ano? At gaya na nung nabanggit din natin kanina, Jessica, para dun sa mga pupunta pa rito para humabol, eh wag na sila magbaka sakali ano, na abutan nila yung pagkasara ng alas 3. Kasi na-witness nga natin kanina, very strict yung mga orders din sa mga guard. Pagdating nga na 3 o'clock, although wala naman tayo nakita mga fans na medyo nagreklamo kaninang 3 p.m. na nagpupumilit na pumasok. Pero talagang isinara na yung gate at meron tayong mga nakita ng mga fans si Dolphy na nandun sa labas at talaga hindi na pinapasok, Jessica. Alam ko earlier meron silang advice, no? May konting dress code bilang pagrespeto kay Mang Dolphy, pero sa nakikita ko sa ating mga video, parang wala nang masyadong restrictions. Tama ba, Cedric? Tama, Jessica. Wala masyadong restrictions dun sa mga dumadalo kanina. Pero is one thing, Jessica, na napansin natin kanina dun sa mga fans na pumapasok dito kanina sa Heritage Park, eh talagang they were given utmost respect, lalong-lalo na ng mga security personnel nga dito. Although may mga security checks pa rin sila na pinapatupad, of course, para rin naman sa kapakanan ng lahat ng nandito sa Heritage Park. Pero makikita natin, maluwag naman at medyo magalang talaga yung pagtrato dun sa mga pangkaraniwang mga fans sa pupunta dito para makita si Dolphy, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.